Hello, what's up, Discord? I'm back again for another unboxing ng Kumi na naman. May Kumi na naman tayo na pinadala sa atin. So, again, hindi po ito review, ha? More on demo lang to kasi wala na akong time para i-review ito. Pero I will try to show na lang lahat ng kaya ko i-show sa mga features niya, okay? Let's start. You know. Before expectations muna, meron tayong 1.43-inch na AMOLED display, 466x466 na resolution, Bluetooth 5.2, good, 300 mAh, 2.5 watts lang na charging speed, 2 to 3 hours ang charging time, and IP68, so pwede siyang mabasa, at least, at saka salikabok din, pwede rin. Supported po niya Android 9 pataas, and iOS 11 pataas. Alright, ang ila, buksan natin. Whoopsie! Oh, okay. Mas type ko to kasi medyo very pagka-elegant yung bilog niya, no? And actually, parang leather nga yata yung ano niya, no? Leather yung kanyang strap. Feels like leather. Ay, hindi. Synthetic ito. Hindi, parang leather nga. Bukha siyang leather, oh. Well, may explore natin ng konti. Tabi lang muna saglit. Balikan natin yan. Tapusin muna natin ito para hindi na natin balikan mamaya. Alright. Uy. Okay. Meron tayong parang Qi wireless charging. Magnetic ito. So, parang Qi wireless charging nga. We have the manual. And screen protector. May kasama screen protector. In fairness, screen protector, which is kailangan po talaga yan para hindi agad magasgas ang kanya, or at least napoprotekta natin yung kanyang glass display. Okay, so ito po ang kanyang kasama sa box. Okay, manual, smartwatch, wireless charger, screen protector. Start tayo. So nung una, peel na muna natin to. I think ito yung pinakamaganda sa lahat ng dumaan sa akin na Kumi watch dahil sa strap. Ang ganda ng strap niya, sa totoo lang. I like this. Perfect fit. Apat na sensor meron siya. And may nakasulat dito, Kumi watch, Gear GT3, waterproof, IP68. Okay, understood. Dito sa kaliwa, meron po tayong parang speaker. And dito naman sa kanan ay meron tayong pindutan. Uy, I like na may texture yung pindutan. I like that. And then dito sa crown, as usual, meron tayong letter K. K po yan. Actually, iikot mo lang. Ay! Okay, medyo na-figure out ko. Kapag iniikot ito, iikot din ito. See? Tignan nyo pa. So, sumusunod yung ikot ng crown sa bezel. Vice versa rin po yata. Tingnan natin kung ikot nga yung crown. Oo nga, umiikot din yung crown. Oo, pag iniikot natin itong bezel, iikot din yung crown. Ba. Ang cute. And then sa strap, hindi ako 100% sure kung leather ito, pero naglilin ako more on sa leatherette, tapos goma yung ilalim. Of course, quick release din po yung strap niya. Pwede pong palitan natin. Wala tayong kasama extrang strap, so I guess bibili na lang ng hiwalay. Pero kung ganito na kaganda yung strap, I don't think papalitan ko pa ito. But anyway, turn on natin for the first time. For the first time! Try na sa kabila. Ay, okay. Nag-una na pala. Matagal lang reaction. Nag-animation na siya. Now. So, yun nga yung power niya. Ay, wow. Not bad. Actually, maganda siya para sa akin. Punta tayo dito sa universal. Then, connect phone. QR code. Siyempre, i-scan natin. Ayun, pili tayo international version. Dito tayo sa international version para safe. Okay, Kumi Sports naman ito. Ibang app pala ito. Hindi siya kagaya nung app last time. Open natin for the first time. Okay, now set natin lahat ng permission para gumana siya lahat. Add device. Ayun, GT3 connect. And okay. Ooh, mabilis. Good, that's good. That's a good sign. Pair. So, ganda na pagpipili. From here, ito yung default. So we can swipe here. I like this one actually. I like this one better than everything else here. Pero I should show you. Gaganda rin yun. Siguro pagka nag-swipe ako pa kanan, na-detect niya na hindi ko suot yung ano. That's good. That's a good sign. Na-detect niya na hindi ko suot yung watch. O yun, na-detect niya rin agad. Ah, oh, that's good. Take note po, ang accuracy ng mga ganito is around 80% to 90% lang. More like 80%. Huwag nyo masyadong i-take na super accurate ito. But at least we have an idea. Hindi man ganun ka accurate. Sleep, syempre, kailangan pag natulog na tayo yan. Of course, workout yata ito, activities. And then we have assistant voice. May games din. If you are looking for one na may games, well, at least available siya if you want. Pindutin natin to, find my device. I'm here. Okay, not bad sa speaker. Medyo konting basag. One more time. I'm here. May konting basag siya na tunog na. But it's okay. Okay, so I suppose I can control here. So, yun.
tutok natin kunwari doon. Ah, nakikita ko rin. Mas high-tech ito. Kasi yung ibang smartwatch, control lang. But this one, kita ko rin kung ano nakikita ng camera. Yun nga lang, may delay siya. Oh. Pansin nyo. You know. Pero try na natin kuhanan. Ayun. Okay, not bad. Continue. May chat GPT support siya. Ah, kaya pala may ganitong logo rito kanina nakita ko. Yung pala yung chat GPT. So, okay natin. Pwede natin i-add dito yung chat GPT. So, what can this do? Smart Q&A. Okay. Let's see. Smart Q&A. What is the best smartphone of 2024? Ayun. Ayun, sumagot na. Pwede. Ah, ito pala sa smartphone. Ito yung buod. So, pwede sa smartwatch, gumamit ng GPT and pwede rin naman sa smartphone. The watch face. Okay, hopefully marami ito. Would be disappointing kung hindi. Okay, in fairness, animated yung iba, ha? Gumagalaw. And there it goes. Magugustuhan ito ng iba. Mga mahilig sa mga animated na mga smartwatch. Ang ganda, ha? Wallpaper. Kung gusto natin, pwede po tayo maglagay yata ng sarili natin pictures dito. For as wallpaper, personalized ringtone. Uy, pwede rin. Customize. Okay, meron tayo mga ganito. Kung gusto mo lang naman. But anyway, yan na po yung mga features niya. I wonder kung itong tumatanggap ito ng calls. Let's see kung maririnig tayo ng maayos nung tatawagan natin. Ngayon, magre-request tayo ng tawag. Waiting tayo ng tawag. Nakapag-request na tayo. Yun! Lumusot ang tawag. Try natin sagutin. Hello? Hello? Narinig mo ako? Hello? Malinaw? Maliwanag. Oh! Maliwanag ka rito actually, naririnig kita na maayos. This is good, this is nice. Pero ako, naririnig mo ako na malinaw. Sobrang linaw. Oh, that's nice. Sige, thank you, thank you. So, yun. Tumatanggap siya ng call, that's good. So, yun po yung mga features niya actually. So, bigyan ko na siya ng paunang verdict muna. Again, this is not actually a full review, okay? More on demo lang ito, pero gusto ko pa rin siyempre i-point out yung mga napansin ko kahit demo pa rin ito. Gusto ko pa rin magpaka-real talk sa inyo. So, design-wise, ang ganda. Panalo po siya sa akin. Bibigyan ko siya actually ng 10 out of 10 sa design. So, bigyan ko siya ng mga guro 10 out of 10. No, not 10. More on 9. 9 out of 10 sa design. Sa performance, guro bigyan ko lang siya ng 6 out of 10. Pwede. Pwede mo siya ilipat na dito na tutugtog. Pero sobrang hina naman. Ah, kasi naka-lowest volume. Full volume. Not bad. Ngayon, curious naman ako sa charging niya. Since this is wireless, this should be parang smartphone na wireless. Kasi napansin ko walang pogo pin. So basically, wired talaga siya. Any direction. I assume any direction siya pwede. Gagana siya. Let's see. Uy, nag-charge nga siya. And any direction nga siya. Gusto ko yung mga ganitong implementation kasi dati, mga sinaunang smartwatch is pogo pin style. So, may isang part lang, dyan mo lagi siya itututok para mag-charge. But this one, yung implementation ni Kumi is parang sa smartphone. Any direction, pwede mo ikut-ikutin, hindi ka magkakamali. Ikut-ikutin yung magnetic, mag-charge pa rin siya. As long as nakadikit na yung charging. Parang Qi wireless charging ito. So, maganda implementation dito ni Kumi. Hindi kagaya ng ibang mga brands na pogo pin pa ang gamit. This one, wireless charging na talaga. Oh, di ba? Any direction, gumagana siya. Okay na yan. So, ito po yung kanyang price. Sulit kaya ito sa kanyang price. Kung sa tinyo. Kayo na lang po mag-verdict sa comment section. Basta yun po yung mga initial findings ko. This is not really a full review. Demo lang po talaga ito na may konting judgmental. But anyway, this is again the Kumi. Yes, Watch Gear GT3. Yo! Hindi ko na kayo kukumbinsin na mag-subscribe. I don't think subscribe itong demo natin. Nasa sa inyo na lang po yan. But anyway, hanggang doon na lang. Iwan na lang kayo ng comments. Usap na lang tayo kung anong sa tingin nyo. Ano ang thoughts nyo about dito sa smartwatch na to. Hanggang doon lang. This is Cotman. I'll talk to you again soon.